Ayun, okay. KGX, kumusta kayong lahat? Long day. Pero ang asset na natin sa ETH, nandun dun sa Facebook page natin, is nasa 103,000. Tapos, meron na akong $33, no? Na naka-long position. $33 na naka-long position. Tapos, may buffer ako na 120 USDT na naka-cross. So, ibig sabihin, pag bumagsak yung cross ko na yun, kaya niyang saluhin. Wala muna akong cut loss ngayon. Wala muna akong cut loss ngayon. Kumbaga, sabi ko sa sarili ko, etong $150 ko, so titingnan ko kung saan aabutin to. Talo ba to o panalo? No, nakaano ako dyan? Buong loob ko ngayon. So, pero $35 lang yung ano natin. Nilong position natin, nag-buffer lang tayo ng 120 mga lodi. So, total of 150 USDT yung ating invest. So, tingnan natin kung anong pwede mangyari. Para at least, ang ano ko niyan, ang liquidation ko niyan, 1,944. Kapag bumagsak ng 1,944 si ETH, ubus ako. ubus ako. Pero okay lang yan, kasi ano, ito yung ano, bihirang mangyari yung ganito, kaya susubukan ko na. So, yes or no lang naman yan eh. So, tingnan natin kung anong mananalo ba si Trump o hindi. Pag nanalo siya at lumipad yung crypto, edi happy. Pero pag natalo siya, edi bawi next time, di ba? So, ako kasi gusto kong ipakita sa inyo lahat eh. Kaya kung papansin nyo, di ba? Yung iba hindi naman nagpapakita ng mga assets, di ba? Pero ako, gusto ko ipakita yun. No? Gusto ko ipakita yun na bumili ako nito, na ito yung hawak ko ngayon. Gusto ko makita nyo na natatalo, na nanalo, ganun. Para alam ninyo yung mundo ng crypto. Para alam ninyo kung ano yung pinapasok nyo. Para alam ninyo na, kailangan pala ganito yung emotion. Kailangan pala dapat yung i-invest mo lang. Yung alam mo yung hindi ka mai-stress. Yung alam mong hindi ka iiyak sa isang tabi. Yung alam mong hindi ka magmumukmuk. Yung alam mong sasabihin mo sa sarili mo na kaya, babawi na lang ako sa susunod. Parang ganon, okay? So, ingat lang lagi sa pag-iinvest, ha? So, tingnan natin kung mananalo ba si Trump. Malakas din naman si Kamala, makikita mo. Hindi, ayoko maniwala sa internet na lamang si Trump pagdating sa percentage. Ang daming, alam niyo naman na ang internet is karani, marami ding, ano yan. Sabi nga nila, wag natin paniwalaan eh. Masyado, no? Kumbaga, tingnan pa rin natin. Suriin pa rin natin, di ba? Kung ano ba talaga yung totoo. Mas labang ba talaga si Trump o si Kamala, di ba? Ngayon, pag natalo tayo, no, natalo si Trump at hindi umangat ang value ng crypto, mga lodi, at bumagsak, mga lods, no, yun naman yung time na mag-iipon ako ulit ng token. No, tulad ng ginawa ko ng 2022. Okay? So, sige nga. Comment nyo nga sa ilalim kung sinong matibay sa inyo, kung sinong nakahold sa inyo, or kung sino yung nakalong sa inyo. Okay? Sa mga gusto pumasok sa BitGet, nandiyan lang yung link natin sa description. Okay? Saludo.